Si Cesar Cores, 75 years old po. Humihingi po siya ng tulong, attorney, na mapaalis na lang sa kanyang bahay ang kanyang manugang, kung saan ito po yung misis ng kanyang anak, dahil po sa ginagawa nito sa kanya. May pananakit, attorney, at minsan ay kinakandado pa po yung gate para hindi siya makapasok. At meron po tayong video, attorney, mga kapatid, panoorin po natin. Sige! Magandang hapon po sa inyo, tatay. Nakarating po sa kaalaman namin, ito po nangyari noong May 12, 2022. Saan po yung lugar na yun? Na kung saan kayo parang may nananakit sa inyong babae po yun? Manugang ko sa president po. Medyo hirap po si Tatay Cesar magsalita, ano? Maliban dun sa reklamo ni tatay na nangyari noong May 12, 2022, no? Meron din ho kami rito ng petisyon na may petsang August 26, 2022. Parang galing sa mga kapitbahay po ng isang nagngangalang Jacqueline Cores. Ito po ba tayo yung nireklamo nyo rin po? Manugang nyo po? Manugang ko po. Okay. Unahin po muna natin yung reklamo ninyo, tatay, ano? Yes po. Opo. Meron ho medical legal dito at sinabi na kayo o meron na nakit sa inyo noong May 12, 2022. Yun po ba yung nandun sa video kanina? Yes. Opo. Sumagot po si Tatay Cesar ng oo. Sino po yun? Kung nakikilala nyo o alam nyo ang pangalan? Si Jacqueline Cores po, manugang ko. Asawa po ng anak nyo? Opo. Ilan po ba ang anak ninyo? Isa lang po. Isa lang po? Oo, yan si Efren. Ang pangalan po is Efren Cores. Po. Yung anak nyo po, asawa ito si Jacqueline Cores. Opo. Napag-alaman ko rin po na nakatira kayo sa isang compound? Opo. Sa isang compound ba yun? Isa lang ang bahay na nandoon? Meron marami po isang apartment po. Isang apartment. Ilan pong pinto ng apartment ang nandoon? Bale, lima po. Limang pinto po? Opo. Doon po sa limang pinto na yun, yung isang pinto ba nag-uukupa kayo? Hindi po. Meron kaming kan po, yung sariling apartment. May sariling bungalow. Okay. So, nandun din ho sa loob ng compound? Opo. Sino po ang kasama nyo rin sa bahay na yon? Yung sinasabi ninyo? Sila rin, nagsama-tama kami sa isang bungalow. Magkasama kayo sa isang bahay? Opo. Okay. Maliban po dun sa anak ninyo, manugang ninyo, meron pa ho kayong ibang kasama doon? Doon sa pinupapang ko na apartment po. Hindi, wag muna po dun sa apartment, ano? Ilimita muna natin doon sa bahay na sinasabi ninyo na nakatira kayo, na sama-sama kayo nung anak niyong si Efren at yung si Jacqueline Cores. Wala na. Wala na. Kayong tatlo lang po? Opo. So, si Efren ba tsaka si Jacqueline walang anak? Meron po, dalawa. Hindi ho kasama doon sa bahay ninyo? Kasama po. Mapunta tayo ngayon doon sa video. Opo. Naumpisahan lang po natin, yung video po nandirito po sa atin ngayon, yung lang aktual na pananakit sa inyo. Opo. Pwede nyo bang ilahad o isalaysay dito yung mga pangyayari na hindi nakunan ng video? Ano po ang pinagmulan at bakit kayo sinaktan? Umagang umamaga, nagbawala niya si Jacqueline. Ngayon mga alaman, sabi ko, huwag mo naman si Rangel, merong may-ari niyan, sabi ko. Opo. Doon ang nagalit, hinabol ako, tinurok ako, natumba ako doon sa may pader, sir. Nag-report po kayo sa police? Opo. Sa nangyari sa inyo? Opo. Dumulog ho kayo sa pulis. Ano ho ang naging aksyon ng pulis? Wala naman po. Pati barangay. Wala rin ginawa ang barangay? Wala. Bakit? Ano raw sabi nila? Ba't ayaw nilang aksyonan? Aywan ko po dahil kapag ako nagpupunta sa barangay, pinapatawag ko itong mga manunggang ko sa kanak. Ang sabi ng barangay, tayo wala tayong magagawa, ayaw nila. Walang magagawa ang barangay dahil ayaw nila? Ano po ba yung hinihingi nyo sa kanila na ayaw nila? Ang gusto ko sana, sir, yung pagmumura sa akin ba? Opo. Sige po. Yung ating gabi na nagwawala sila, yung mga aso ba, ginagalaw parang maingay, parang makatulog, ganun. Kaya nagpagawa ako ng, nagpapirma ako sa mga kapitbahay na parang request ba ho na parisin sila dun sa bahay ko.
At teka muna po, sino po ba ang nagmamay-ari ng bahay at ng apartment? Ako po. Kayo po? Opo. Sila po ba ay may malilipatan o may sariling bahay na? Meron po. Magandang hapon sa iyo, Jacqueline. Punta lang ako sa lola ko po para marinig nila po ang pangkalahatan dahil ang sakit na po kasi sa akin ito. Ang nagrabitol po pa po. Ako yung ginagawa nilang ano. Sandali po, ano, Jacqueline, para magkaintindihan tayo, relax ka muna. Kalamahin mo loob mo, okay lang. Sige. Didinggin namin lahat ang panig dito. Sige, kuya, po. Kuya, sorry po. Kasi rapidol po. Iniimbestagan. Masakit lang kasi sa akin, Kuya Ador. Kuya Ador, paano po ito? Yung gusto kong makita rin po sila para makakapag-ano po ako. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ko dito sa telepono ko po eh. Gusto ko yung nakikita ko po sila eh. Pansamantala, Jacqueline. Yes po. Isentro muna natin doon sa pangyayari noong May 12. Yung nasa video, napanood mo ba yung video, Jacqueline? Na parang sinasaktan mo si Tatay Cesar? Ah, hindi po. Maraming nakakita po na hindi ko sinasaktan si Tatay. Mula nung naging dinan ko po siya, hindi ko po binastos. Nirespeto ko po. Teka muna, Jacqueline. Ibig mong sabihin, hindi ikaw yung nandoon sa video? Ano po? May babae doon sa video na tinutulak at sinasaktan. Actually, tumumba si Tatay Cesar. Ganito po kasi yan po. Bali kasi si Tatay, hinatak niya po ako sa kusina namin. Tinulak-tulak niya po ako palabas. Okay. Pagkatapos po yon, meron po yung nagrerenta sa kanya po. At tinulak, hinarangan po ako ng nagrerenta sa kanya kasama si Geraldine po. At tinulak-tulak ako ni Tatay sa mga nagrerenta sa kanya po. Niya ako mag-isa lang po. Na sila po ang dami sa nagrerenta sa kanya. Sa ngayon po, nung nakakita na ako ng malusutan, lumusot ako. Tinulak ulit ako ni Tatay kay Geraldine po at sabi niya, saktan mo na. Yun po yung sinabi po ni Tatay. Nung nakakita na naman ako ng lusutan po, inabol ako ni Tatay at hahatakin, hinawakan na naman yung ano ko, braso ko. Tinulak ko na po dahil nasasaktan na po ako. Dumupensa po ako, attorney, dahil papatayin na ako. Mag-isa lang po ako. Ang dami nila, attorney. Ba't mo naman nasabing papatayin ka? Kasi po, tinulak-tulak na po ako eh. Ang dami nila po eh. So anong ibig pang sabihin po yon? Bakit kaya nandurun sila? Ba't ang daming tao nung oras na yon? Opo, kasi nakaharang ko sila eh. Nakaharang ko sila yung mga nagrerenta sa kanya at tinulak ako sa kanila po eh. Oh, nung matapos mong itinulak si Tatay, tumumba, nakita natin. Ano? Kasi nakita lang namin yung nasa video eh. Ayan kasi ang pagkakamali nila po eh. Yung ginagawa nila, hindi nila po binibidyo, kaya unfair na unfair po sila eh. Wala po akong nakitang ibang tao dun sa video. So, okay po. I-limit natin dun sa video, no? Pagkatapos din po, attorney, si Geraldine pumasok sa loob ng bahay niya at naglabas ng kutsilyo. Hinabol niya din po ako sa harapan ng bahay namin, palabas po. At humingi po ako ng saklulo dito kila Aling Gloria po. Kaya sila po ang tumulong sa akin at tumigil na po sila. Ganun po yun, attorney. Teka muna, pinapalabas uli yung video eh. Ang nakikita ko, dalawang tao, isang babae, si Tatay Cesar, sabi niya, at dalawang aso. Asan po dun yung ibang tao? Na sinasabi mo, marami sila. Paliwanag ko lang po kasi yung nangyari kung bakit ko din po siya nang itulak po. Hindi. Teka muna. Okay po, okay po. Ilimitan muna natin turong sa video. Ayan, o. Yan, tinulak. Tumumba na si Tatay at parang wala ka na rin sa picture. Wala pa rin akong nakitang tao. Yung sinasabi mo, marami sila napapatay sa'yo. Pagkataas ba nun, may natuloy yung balak nilang pagpatay sa'yo? Hindi naman po dahil sinabi ko na kay Aling Gloria, numingi po ako ng saklulo, kaya tumigil din yung paghabol ni Geraldine sa akin ng kutsilyo po. Asan si Geraldine doon? Nandun ba sa likod ng parang pader? Mag-honest naman po kasi kayo, hindi lang po kayo yung nagano kasi kayo ang nauuna tapos ako yung didiinin nyo. Andyan na kayo sa rapitol po. Teka diba? Muna, nandito ka na rin naman, nakukuha namin yung panig mo. Kaya nga nagtatanong kami sa iyo eh. Yes diba? Po. Okay binibigyan po. Ka namin sorry, ng yung panig mo para mailahad dito. Eh. Sige po, kaya nga tinatanong namin, sinabi mo na mayroong papatay sa iyo maraming tao. Pero doon sa video, sa pagkakataon na yon, wala naman kami nakikitang tao maliban sa inyong dalawang aso. Po, nagpapaliwanag po ako sa nangyari po. Pinapaliwanag ko lang po sa nangyari kung paano po naitulak si Tatay po. Dahil sila po yung nauna, yun po. Kaya dumepensa lang po ako. Okay.
Sa bagay, wala pang na-file na kaso si si Tatay Cesar. Opo. Tatay, tanungin ko po kayo, no? Nabanggit nyo bago natin makausap si Jacqueline. Sabi ninyo, gusto nyo umalis na sila ron sa pamamahay ninyo? Opo, kasi wala kapayapaan. Sir, nakapagandun sila. Lagi kang minumura. Ang tawag sa akin eh, tanda, wala ka na magagawa. Okay. Ayun sabi po eh. Sige po. Jacqueline, hinahangad lang ni tatay na kayo daw ay umalis na doon sa pamamahay niya. Opo, asawa ko po ang kausapin niyo po dahil manugang lang po ako at hindi ko rin po kayo mapaliwanagan po. Hindi, teka muna. Yun po yung masasabi ko po. Andyan ba yung asawa mo para makausap namin? Wala po, nasa trabaho po. Sinungaling kasi si tatay, sabi niya walang trabaho. Nasa trabaho po sa oras na ito po. Okay, may trabaho pala. Trabaho ikaw Jacqueline. Yes po. Maputol na natin. Total, di rin natin makakausap yung asawa mo. Opo, opo. Ikaw ba may hanap buhay? Dati po nagtitinda po ako. Kaso dati lang nung ginulo po nila kami. Ang tinatanong ko ngayon. Tumigil na rin po. Okay. Dahil takot na rin po maiwanan ang mga anak ko pag nagtinda po ako. Kung sakasakali, umayaw kayo at dumaan ito sa proseso at nagkataon, palalayasin talaga kayo. Kung ayaw niyong umalis dyan, gagamit tayo ng pamamaraan sa batas para mapaalis kayo doon. Kaya nyo naman. Hindi ko po kayo mapaliwanagan po. Okay. Sa makatwid, sa ngayon, gusto mo pa rin na tumira doon sa bahay? Oo naman po, dahil kahit naman na yung po mga pangyayari na yan, kahit na ayaw pa rin sa inyo, ayaw na sa inyo. Gusto? So, pag ganyan po, kausapin nyo na lang po ang asawa ko po. Eh, mahirap dyan eh. Kasi hindi ko naman po pag-aari po. Sa tingin nyo ba, hindi nyo na mapag-uusapan to? Wala na, sir eh. Wala na? Wala na talaga. Okay. Kasi sabi sila kang ginagalan ako, sir eh. Ah, sumesenyas na ganito? Parang oo. Papatayin kayo? Ganun? Oo. Sabi ko, yung asawa mo, pag sabi mo na nang ganyan, kita mo, hindi ako ginagalang. Sabi ko, gumanon sa akin. Oo. Sige po. Kapag yung namang salita ko, gumaganon. Sino bang hindi ba nagagalitaw po yon? Oo, sige po. Opo, ganito na lang po, ano? Jacqueline. Aming makiusap sa inyo, tatay. Pero ginulo niyo po kami eh. Di ba sa Onsean News ko, wala kang nakita na pangbastos po sa inyo. Anong ginawa niyo? Kayo po nag-uumpisa kahit may minor de edad po ako. Oh, Jacqueline, sandali. Hindi ba kayo nakukonsensya po? Okay, Jacqueline, sandali. Okay po. Pagpalagay yes, na natin, na ginugulo kayo ni tatay. I-assume na natin yon. Eh, bahay niya yun eh. Kung gusto mo makaiwas sa panggugulo ng father-in-law mo, nung biyanan mo, ba't hindi kayo umalis? Asawa ko po. Ba't hindi kayo umalis? Hindi ko kayo pa mapaliwanag. Eh, papasa mo na naman ako sa asawa mo eh. Hindi natin mariresolve ito. Opo, mas maganda po. Ang gusto ko sana, magkausap na kayo. Kung hindi kayo magkakausap, kung hindi kayo magkakasundo rito, eh, i-re-repair na ho namin kayo sa nararapat po, na ahensya ng gobyerno. Kausapin niyo po muna ang asawa ko, attorney, dahil pabigla-digla naman po sila mag-desisyon, di ba po? Sa ngayon, ganito ang nangyari. Oh, siyempre, hindi ka naman po makapag-desisyon agad po. Katulad din yun po ninyo, di ba po? So, huwag ba nyo yung mapaliwanagan, edi tawagan nyo rin po ang asawa ko, sasabihin ko mamayang gabi at siya din po ang magpaliwanag sa inyo. Kung ganito naman na set up po, pabigla-bigla na lang, siyempre hindi rin po ako makapag-desisyon dahil manugang lang po ako at asawa lang po ako ng asawa ko. Pero ito, siguro madidesisyonan mo naman. Hindi mo nasasaktan tong biyanan mo. Mananahimik muna kayo hanggat hindi nare-resolve ito. Siguro naman may papangako mo yon dahil nasa loob kayo na isang bahay na hindi na masusundan yung karahasan na ginawa mo sa matanda. 74 years old na. Pwede ba akong makiusap sa'yo bilang isang anak din? Ako wala na akong ama, wala na akong ina. Pero nararamdaman ko yung nararamdaman niyan. Kanyang pamamahay, inaabuso niyo siya ron? Hindi ko po inaabuso, attorney po. Okay. Dahil may okay pinag-aralan naman ako kahit konti okay lang po, ginamit ko po yun sa okay pangrespeto ng aking biyanan po. Sige, rerespetuhin ko yan kung anumang version mo. Pero yes, may papangako mo ba sa akin na si tatay, hanggat hindi nare-resolve ito at hindi namin nabibigyan ng tulong at proteksyon, eh hindi nyo na siya sasaktan? Hindi namin po sinasaktan. Never po na sinaktan namin ng asawa ko ang biyanan ko po. Okay. Dahil hindi po namin kayang manakit sa okay tao. Dahil alam namin po iyan na justice is justice, law is law, batas is batas po. Kaya nga po kami hindi lumalaban po sa kanila.
Pero okay, ang ginagawa po nila sa amin, attorney, na abuso habang kami nananahimik po. Sa ngayon, andyan po sila sa Rafitul po, ba't hindi pa sila magpakatotoo po para maging maayos talaga kung gusto nila po ng kaayusan po. Teka muna, mapapatuloy natin. Ano? Sinabi mo kanina, hindi mo sinasaktan at hindi, hindi kailanman. Po. Never po. Alam ko yan po, attorney. Justice okay is justice. Law is law. Batas is batas, attorney. Okay. Bawal po yan. Ba't ko gagawin? May menor de edad po ako. Galing po ako ng ibang bansa. 12 years po. Hindi po nangyari sa akin yan. At hindi ko nangyari na nananakit ako ng tao. Okay. Dahil umuwi ako ng Pilipinas na good, ano po ako eh, release paper po eh. May okay mga release paper po ako. Okay. Nasa probinsya po. Okay. Ilimit natin doon sa petsa na pinag inirereklamo ni tatay, ano? Dumulog opo, siya attorney sa, nagpa-blatter siya sa barangay. Opo. At meron pong medical legal slip dito. Opo. Na nagsasabi na nagtamo si tatay ng mga merong abrasion on left forearm, assault, tapos 9 days pa duration ng treatment. Inisyo ano po ito ng medical po, legal na, sa Valenzuela Medical Center. Sino po kaya sa tingin nyo ang nanakit kay tatay nung araw na yon? Kung hindi nyo sa sinasaktan. Oo. Di ba inaamin mo na ikaw yung nandoon sa video? Oh, ako po, pero dumepensa po lang po dahil sila po yung nauna po na nagtulak po sa okay akin. At mag-isa lang po ako. So maliwanag na tayo ngayon. Ang version mo, hindi mo siya sinaktan. Hindi pero sa po, medical attorney, legal, hindi ko po kayang saktan, attorney. Okay, okay. Sige, paniniwalaan ko na yon. Pero opo, dito sa medical legal, ay patunay na nagkaroon siya. Nasaktan siya nung araw na yon. Ako din may picture din po na nagkapasa po ako. Meron din po picture ng asawa ko na nadumugol sa pag-untog niya sa tindahan po. Kung kailan meron yun siya, meron din po ako. Pero yan hindi ko po sinaktan po. Ah, hindi mo sinaktan. Honestly speak, hindi ko po sinasaktan, hindi ko po yan binabastos since dumating ako sa pamamahay niya po. Attorney Dan, nasa linya po natin si Miss Jean Gradilio. Ito po yung barangay po ng Barangay Karuhatan, Valenzuela, kung saan nasa harapan niyo po, attorney. Pinepetisyon na po kasi siya ng mga tao po doon na paalisin na po. Dahil iskandalosa nga daw pong itong tao, sabi nga po ng mga kapitbahay niya po doon na attorney. Jacqueline, nagsunog ka raw sa loob ng bahay ninyo? Hindi po ako nagsunog dahil may witness po ako. Sino yung witness may mo na witness yun? Po, yung na utility po doon sa ano, bali nagtratrabaho po, nagpatrabaho po ako, attorney ng bubong sa mga apartment ng asawa ko. Okay. O doon nagpagawa po ako doon, attorney. At andun po ako sa nung natapos yung mga bubidang pinagawa ko sa apartment ng asawa ko po, pumunta kami yung utility ng barangay sa Bakante dahil nagpagawa po ako ng patungan ng halaman ko po. Okay. Apo. Ibig mo sabihin noong August 26, 2022, itong reklamo na ito na sabi na nagsunog ka sa loob ng bahay, hindi ko po hindi ginawa, totoo? Attorney. Lagi nila po akong pinagbibintangan, may mga blatter din po ako. Kahit ipakita ko din po sa inyo. Dahil masakit ang ginagawa nila sa akin na laging pinagbibintangan po ako na hindi ko po ginawa. Sa oras na yan, ang nandun sa loob ng bahay, si tatay po. Nasa linya po natin yung isa sa mga nagpetisyon po na pwede rin po mag-witness, si Ma'am Merlinda Estuesta. Miss Merlinda Estuesta, magandang hapon po. Hello po, hello po. Hi, Merlinda. Opo. Magandang tanghali po. Nasa kamay ko po ngayon yung isang reklamo po, ano, sa barangay. Opo, nakapirma po ako. Ngayon, kinumpronta po namin kanina si Jacqueline Cores tungkol dito sa reklamo nyo. Ang sinasabi, parang sinungaling kayo dahil wala raw nangyaring panununog nung araw na yon. Ano ba ang maisasabi mo tungkol dito? Naka
nakaamoy po kami ng may nasusunog, sumili po ako sa bintana kasi may commotion na po na nangyayari. Okay. Nakita ko po si Jacqueline na may hawak na timba, tinutulak niya talaga si Kuya. Ang sabi pa niya sa akin, sabi ko, Kuya, tawag tayo ng barangay. Ang sabi ni Jacqueline, huwag kang makialam dito, ate, wala kang pakialam. Nag-decide na po kami na magreklamo sa barangay. Kasi po, hindi po biro yung magsunog. Kasi may nagkasunog na po dyan before, matagal na. Kaya may trauma na po kami sa sunog. Okay. And after po nun, sumilip ako. Kasi yung bintana po namin, may pader, kita po yung nangyayari. At sinabihan ko po siya, Jacqueline, bakit anong ginawa mo? Huwag ka makialam. Sabi ko, Kuya, wag na kayo magtalo. Tawag tayo ng barangay. Ngayon, ang sabi niya, huwag ka tumawag ng barangay. Kaya namin resolvahin to. Sabi ko, hindi, kasi sunog yan. Kailangan natin ng barangay. Ako yung tumawag po, ako nag-text. Okay. Sabi kasi ni Jacqueline, walang panununog na nangyari. Ikaw sinabi mo, may panununog. Ano ba yung klaseng panununog yan? Ano ba yung nakita nyo o nadatnan nyo ron sa loob ng bahay? May nangangamoy. Amoy sunog. Amoy sunog lang. Meron ka ba nakitang nasusunog? Actually, wala po. Pero nasa loob po ng bahay. May nangangamoy. Actually, sa kanila yun. Kasi may dala silang timba eh. Okay. Papatayin nila yung papatay. Si Jacqueline ang may dalang timba eh. Papatayin niya yung sunog. Wala yun. Sabi niya, wala yun. Parang ano lang. Ang narinig ko, kandila. Sabi niya, sabi ni tatay, papatayin mo kami lahat dito, nagsusunog ka. Yun ang nagko-commotion sila. So, hindi mo nakita yung actual na panununog o yung nakita. Bagay na nasusunog, naamoy mo hindi lang? Hindi po. Naamoy ko po, amoy sunog. Kaya po naalarma kami lahat dito. Okay. Maraming salamat, Merlinda. Miss Jean Gradillo, Barangay Lupon, Karuhatan, Valenzuela. Ma'am Jean? Hello po. Yes po. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kayo po ba ay may kaalaman tungkol dito sa reklamo ni Tatay Cesar? Bali, ano po yan eh. Kasi marami na pong kaso dito sa Lupon. Tapos ito pong yung bago po. Merong ang nagreklamo sa Lupon po, yung anak ng pananakit. Tapos lumabas po yung video na yan na si Tatay po yung sinaktan. Sino pong anak yung anak po. Si Efren Torres po. Meron po silang pending ngayon dito sa Lupon po. Pananakit po. Yung sinaktan daw po si Mang Efren na meron po siyang sugat sa ulo. Ang nasaktan dun sa reklamo si Efren? Yes po, apo. Okay. Yun ang idinulog na reklamo. Tapos ang ibinigay na ebidensya, yung video kanina na nakita namin. Ganun yes po ba? Yung po yung, opo. Ang video. Po sa amin. Ang video po, si Tatay Cesar ang nandron, ang sinasaktan po, ng babae. Opo. Paano ho ninyo na-resolbahan yun? Hindi pa rin po kasi unang pagkaharap po, dapat po, harap po sila. Si Tatay Cesar dumating. Mm-hmm. Pero po yung si Efren po, nagbigay po siya ng excuse letter na hindi po siya makakarating dahil tinawag po siya sa trabaho. Sige. Kasi nakakailang absent na po yata. So, na po. Yung pangalawa po, dapat po sa October 4, maghaharap sila ulit. Kaso nagpasabi kaninang umaga si Jacqueline na hindi pwede yung asawa niya dahil merong trabaho. So, kinonsulta ko po sa secretary namin na pangalawang beses na po yun, ano po ang dapat na gawin. Kasi meron po kasi kaming ordinansa dito na magmumulta ka pag hindi ka po umaten ng mga hearing na pinatawag. Okay. Yun po. Sige po. Yun po yung ano. Sige po. Yun po yung nangyari. So ano po ang naging desisyon ni Barangay Secretary? Ano po? Bali po, kakausapin ko si Jacqueline po. Nasasabihin ko nga po na magmumulta na po sila dahil dalawang beses na silang hindi dumating. At baka po ma-dismiss po yung kaso. Mabalik tayo rin sa reklamo, no? Si Efren, yes po, si Efren ang nagdulog na reklamo. Sino po ang nire-reklamo niya? Yung tatay niya po, si Cesar po. Doon sa reklamo na yon, yung particular na reklamo na yon, nire-reklamo niya ang tatay niya na nanakit sa kanya. At ang yes ebidensya, po, yung video po namin na nakita kanina. May nag-send lang po sa akin ng video okay. na yun na si tatay yung sinaktan. Kaya po yata. Hindi pa pinapatunayan ni Efren na yan ang video nung pananakit sa kanya. Maliwanag. At this point, ano, Ma'am Jean Gradillo, ang gusto lang yes, po sana namin, mabigyan nyo, in the meantime, ano, habang
pag-uusapan nito, bibigyan namin ng tulong si tatay, eh pwede ho ba sanang i-assure nyo o siguraduhin nyo kaligtasan ni tatay in the meantime? Opo, sige po. Anayin ko po dito sa aming ano po, BSO po para po mabantayan din po si tatay. Maraming BSO salamat po. Ano? Pagkatapos po ng programa na ito, ay kakausapin po namin si tatay upang mabigay sa kanya ang kaukulan tulong ng RTIA. Jacqueline, andiyan ka pa? Yes po, attorney. Andito pa po ako, okay. Attorney. Pinapakinggan ko po kayo. Meron kasing picture dito na pinadala sa amin. Hindi naman kita makumpronta, no? Kasi hindi mo rin makikita dahil wala kang ano. Eh parang sunog sa bahay ninyo, parang kandila o ano yun? Ay, wala po. Dahil ano ba ito? Po, ano ito? Parang nasa may cabinet, attorney. Parang may sa cabinet eh. Opo, ayan opo, po. Tsaka, nasa screen po. At saka mga plastic po. Oh, mga plastic daw. Ah, ayan on. Sayang wala kang monitor eh. Ah, hindi ka nanonood. Dahil pag tumingin na po ako sa ano, mawawala na yung presensya ko dito sa pagdinig ko po sa inyo po. Ah, okay. Hindi bale. Apo. Siguro mamaya pagdating ng asawa mo, no? Total, iniaasa mo sa asawa mo ng mga desisyon. Apo. Eh, kung pwede, panoorin nyo itong wanted sa radyo para mapakinggan naman niya yung panig sige ng po, tatay niya. Sige po, ilagay nyo po, papanoorin namin po. Okay. Mamaya bibili ako ng remote namin dahil wala po kaming remote. Sira maraming po. Salamat po. Attorney, pwede bang makainin ang tulong nyo? Ang gusto ko sana yung pera ko, US dollar, huminga ko ng ang para sa akin buwa. Ayaw niya. Teka muna po, ano? Itong meron kayong binabanggit na US dollar. Opo, nung nasa saan po galing yan? Sa akin po, galing ako, nagtatrabaho ko sa abroad po. Ah, nagtatrabaho ka sa abroad. Ano po yun? Na pensyon o... Hindi, yung talagang surdo ko sa overseas. Overseas. Ngayon, ang savings ganito... Ah, savings yan. Ganito... Paano po napapadala sa inyo yung savings ninyo? June account. Yung anak ko po. Si Efren. Oo. Nakukuha naman po ninyo yung pera na yon. Hindi nga po dahil pangalan na rin yung andun. Hindi mo nga kapag-withdraw dahil sulat ng pangalan na yun sa banko po eh. Jacqueline. Po? May alam ka ba rito sa nirereklamo uli? Panibagong reklamo ito po? Ni Tatay Cesar. Yun daw pera niya na pinadadala sa kanya dahil dun sa trabaho niya dati. At hindi raw niya natatanggap dahil pumupunta ho sa asawa ninyo? Totoo ba ito? Bali kasi manugang lang po ako. Sorry attorney, hindi po ako makapagpaliwanag po. Talaga ito, dahil lahat ng mga kwento ng buhay nila, hindi ko po kinalkal po yan. Kailan ba pwede asawa mo? Ako magbo-volunteer. Maghaharap ho kami rito. Bali Monday po yung... off niya po. Kasi nagpapalit-palit po kasi. Minsan Martes, minsan Monday po. Okay. Yaman din lamang na tuwing may tatanungin ako sa'yo, pinapasa mo sa asawa mo, tapusin na muna natin ito, tatay. Pinapangako ho namin. Opo. Bibigyan ho namin kayo ng karapat-dapat na tulong kung ano man ang nararapat na tulong na dapat ibigay sa inyo ng RTIA. In the meantime, Jacqueline, pwede ba akong makiusap sa inyo? At nakiusap na rin ako sa barangay. Patahimikin nyo nga muna ho ang buhay ng iyong biyanan. Sila naman po kasi. Paano po ba ang arrangement ninyo dyan sa bahay? May mga sarili-sarili kayong kwarto? Opo. Ba't ayaw nyo umalis? Diretsahan tayo. Hindi yes, nyo kaya. Yes, nyo na lang po ang asawa ko po. Diretsahan din po. Sila na lang din po ang magpaliwanag sa inyo po. Okay, yung asawa mo na naman. Opo. Alin ba pwede natin pag-usapan na yung hindi mo iaano sa asawa mo? Yung pangako hindi na hindi mo sasaktan ito? Hindi po ako makapag-desisyon po. Paano pamamaraan na intindihin ka namin? Sige nga. Na asawa ko na lang po magpaliwanag sa inyo sa lahat-lahat po. Eh, ikaw yung nanakit eh. Ah, hindi ko naman po sinaktan po, attorney eh. Bakit ko naman aaminin na hindi ko po ginawa? Hindi kami tama. Ang sabi ito, itong manugang ko, hindi na ako pwede palis, hindi dahil affiliate ko, kores na dito, sabi sa akin. Ah, ganun po ba? Yan yung sabi. Totoo ba yun, Jacqueline? O, tanungin ko muna sa asawa mo. Masasagot mo ba yun? Ganun na lang po, attorney, para magkaayusan po, attorney. Hindi. Yung aligasyon ni tatay. Tatay, ulitin mo nga yung aligasyon mo. Hindi mo ako palis dito dahil affiliate ko, kores. Sabi mo, di ba? Oh. Wala naman po masama dun, tatay, di ba? Nagtatanong nga po ako. Ibig ko sabihin, ayaw mo umalis na sa bahay. Hindi naman po sa ganun eh, di ba tatay? Para maging maayos anong, tayo. Anong sabi sa akin dyan? Di ba?
Oy, tanda, wala ka. Hindi kasi dahil manugang lang po ako. Sandali. Ano sabi mo sa akin? Eh, ginagawa niyong mainit po kayo eh, di ba? De, Jacqueline, pabayaan mo muna siya magsalita. Sandali. Parang awa mo na. Pagbigyan mo na magsalita. Parati ikaw eh. Anong sabi ko sa asawa mo? Anong sabi sa akin? Wala ka ng selfie yan dahil matanda ka na. Ano ka pa? Nakarap ka pa? Wala ka lang magagawa dahil matanda ka na. Di ba sabi sa akin? O nung umingi ko ng pera ng maski pang manatas ko, putang na mo, matanda ka, wala na, ubus ng pera mo. Di ba narinig mo yan? Attorney, sa bagay, pwede naman sila umalis dun dahil nagpagawa ako ng tatlong pinto pat sa kanila. Ha? Inooperan mo pa sila na lumipat doon sa isang pinto? Oo. Dahil binigyan ko sila ng nagpagawa ko ng apartment, tatlong pinto. Eh, Kores na rin apelyido ko, tay. Pwede naman sila umalis. Jacqueline! Oh. Eh, meron palang binibigay sa inyo, nalilipatan ninyo eh. Ayaw mo? Wala siyang sinasabi na lilipatan po namin. Yung tatlong pinto, ano bang gusto niyo doon? Palitan niyo yung isang tenas niyo doon. Yung asawa ng Bombay o yung seaman? O, di ba may nakatira? O, di alisin pa rin po. Parang napapaalisin po. Teka, baka maresolbahan natin to. Meron po nakatira doon sa... Binigay ko na apartment po. Apartment. Na tatlong pinto. Bakit po binigay? Sa kanila po napupunta yung upa? O, sa kanila. Ang palay. Jacqueline? Yes po, attorney. Totoo ba yun? Binigay na sa inyo yung tatlong pinto? Pinangalan niya po sa asawa ko po. Oo nga. Yung ibig sabihin, yung upa po napupunta sa iyo? Sa inyo, mag-asawa? Opo. Ang ganda na ng offer ng biyanan mo. Binigyan na kayo ng tatlong pintong apartment. Tay, malamang magpabinyag na rin ako, Kores na rin ako. Saan ka makakakita? Sandali ha, pagpatuloy natin. Eh, medyo pinagagaan ko lang yung usapan eh. Dahil natetense na si Tatay Kores dito eh. Dapat barkada ko kayo eh. Very generous. Napaka-generous niyo po. Anyway, Jacqueline, yung pala naman eh. Ba't hindi ninyo kunin yung isang pinto? Binigay na pala sa inyo. Dati na po kasing may nagre-renta po doon ato. Oo nga po. Gawan po na ng paraan para makalipat naman kayo ron. Para naman manahimik ang buhay na itong biyanan mo. Binigyan na pala pa yun ng 3-door apartment. Ano po? Opo. 5,000 isang pinto. Ang upa po? Opo. Kung gusto niyo po, attorney, pwede po nating imbitahan ito pong si Efren or ipagharap po natin, pasasamahan po natin sa reporter sa barangay po para po mailaman po natin kung ano. Very good. Opo. Very good. Pagharapin sila doon muna sa barangay. Ngayon, pagka talagang hindi na ho, wala na ho magagawa, ano? Eh, tutulong ho kami kung iakyat na ho natin kung saan man level. In the meantime, pwede rin natin humingi sa DSWD ng anumang tulong para maproteksyonan to si Tatay Cesar.